कैसा ना मत का ये मुद्दा में एक लोग ना एक्सपी शायद नो ना मैं जो ज्योति talaga yung strength, yung stamina niya pagdating sa ano, no? Hello. 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 Eto mainit na mainit to. Mainit na mainit to ngayon. Sagot ni Kid Rabis. Uto-uto ang title by Kid Rabis. Pinakinggan ko na to. Sagot to dun sa dalawang diss track na ginawa ni Smaglass na Underdog Part 1 and 2. Knowing Jyoti, no? Alam natin na matibay to. Mainit na mainit, ang dami sa comment section na nag-request, tapos nakikita ko rin, ang dami na nag-ano, medyo late na tayo. Medyo late na tayo dito, pero hahabol pa rin tayo. Pakinggan na natin, ay hindi, bago natin pakinggan, uploaded sa channel ng Salbauta, walang description. Kung hindi nyo pa napapanood, i-check nyo yung, suggest na i-check nyo yung Underdog Part 1 and Part 2 ni Smaglass para mas maintindihan nyo itong Uto-uto by Kid Rabis. Ha? Game? Tuturuan kita at mga fans mo, yeah. Kasi ang bobo nyo umintindi, bobo. Kung wala na kaming karir noon pa, dapat pabor sa'yo, hindi lugi. Tanga. Kumbaga sa larong takbuhan, lugi ka pa ba kung kalaban mo pilay? Alam mo na. Labasan to ng katotohanan, baka mas una ka pang mamatay. Hindi naman yun, baka mas una ka pang mamatay. Kung labasan to ng katotohanan, baka mas una ka pang mamatay. Lugi. Sinagot niya yung sinabi ni Smaglass na lugi daw sila. Nawala ng karir tong mga to. Sila ang Salbakuta. Gaya ng pagkakasalansan dito ni Jyoti ng kanya mga bara o linya. Sinabi niya dito na paano ka naging lugi kung wala na nga kaming karir, di parang oh. Siyempre baliwala na lang kami na pinunto niya pa rito kumbaga sa larong karera eh. Paano ka matatalo kung pilay ka ng mga kalaban mo? Oh. Ito yung sinasabi kong ano eh. Ano to? Laro talaga rin to ni Jyoti, yung diss track, yung bumalik, yung rebattles. Talagang aabangan mo to sa kanya. At the same time, ang kagandahan kay Jyoti, ang advantage, isa pa sa advantage si Jyoti, pag rap kayo, mapag-uusapan, siya yung gumagawa ng beat niya. Kaya, na-feel niya yan. Napaganda niya ng gusto yung ano. Siyempre, may kasamang damdamin yun eh, pag binagawa mo yung beat mo, di ba? Tuloy na natin. Kay Pakuko, ang speak softly na kanta. Kaya bakit pa ako magpapaalam sa kanya? Nabili na ba niya ang lisensya sa kumpanya? Kahit nga sa Gangland movie ni credits wala siya. Kaya paano mo nasabi? Paano ka nakumbinsi? Uto-uto naniniwala sa sabi-sabi. Pero para malaman ng mga nakikinig kung totoo talaga lumalabas sa iyong bibig. Ano? Sinagot niya ulit yung paratang na parang ninakaw yung beat ni Bakuko sa Gangland, no? Yung soundtrack, isa sa soundtrack ng Gangland na movie. Sampling yun, ang alam ko sampling yun. Ito para mas malinaw sa ating lahat. Ang alam ko, yung sampling ng Sige Iyak ay galing sa soundtrack ng The Godfather. O, naririnig ko yun kasi paborito ko yung Godfather eh. So, lagi mo maririnig yun doon sa pelikula na yun. Yung tunog na yun. Speak Softly yung title ng kanta. Na yung sampling na ginamit ni Jyoti. Kaya sabi ko nga, nung una ko marinig yung Sige Iyak, sabi ko, ang galing nung ginamit no, sa Godfather. Yun. Sinasabi niya rito na, sabi yun na ng kanta, hindi kay Bauko yung kanta. Hindi niya pa nabibili sa kumpanya. Parang ganon. Naniniwala ka sabi-sabi. So ituloy na natin. Mag-aabang lahat sa iyong muli pagbuelta. Sa pagbalik mo gusto namin meron kang dala na magpapatunay na may-ari ay siya talaga. Kung tunay na kanya sa paglarap ako'y titigil na. So stop this bull, sabi niya ay nasa no? Sipin mo yun, no? Hinamo niya na kung meron kang ebidensya na dala na magpapatunay na yung kanta ay kanya o yung tunog na yun ay kanya,
Sa pagrarap ako'y titigil na. Yun yung hamon ni Gidrabis. Sa tira o paratang o yung issue, ini-issue sa kanya ni Smaglas dun sa kanta ni Smaglas na Underdog. So yun ha, malinaw na malinaw. Kasi andali naman kasi ipaliwanag actually. Yun nga kagandahan. Kahit di walang lyrics, sobrang linaw at liwanag, punto per punto, rektang-rekta. Yun yung sinasabi ko, rektang-rekta yung this back. Which is, kung susumahi mo yung level ng intelligence dun sa kung debate, kung argument, level ng intelligence na ginamit sa debate or argument, eh, may sinasabi to. Kumbaga, meron talaga tong pinapatunayan. May inilalahad na mga patunay na kumbaga meron siyang inilalapag na mga detalye o mga bagong impormasyon na magpapalinaw ng isyung ipinaparatang sa kanya. Parang ganon. Oh, tuloy na natin. Siya talaga kung tunay na kanya sa paglarap ako'y titigil na. So selfish bull ang sabi niya ay nasa amin daw. Tama ka kaya pala kayo ay nakikisaw-saw. Di na dahilan mo kaya ka nandito para sa dalawa. Eh di pwede na rin magdahilan ng krusada. Kung mapapansin nyo, yung buong first verse ng Uto-Uto ni Gidrabis, talagang pumupunto lang at pumupukul lang, bumabalik lang lahat dun sa binitawan sa Underdog na kanta. Sagot lang talaga siya. Sagot lang siya ng sagot. Ibinabalik niya ng maayos. Sinagot niya yung fishbulan, kung sausaw kami, kung sausawan pala kami, na sinabi na kaya ka nandito para sa dalawa, eh pwede na rin pala magdahilan ng krusada. Ibinalik niya, mas maayos yung pagkakabalik ng punto, no? Okay, tuloy na natin. Nung bata ka pa ikaw ay Uto-Uto, tumatanda kang ikaw ay Uto-Uto, habang tumatagal ikay Uto-Uto, ganyan ka na habang buhay Uto-Uto, nung bata pa siya okay, ano, yan o, ang ilang beses ko na sinabi, pagdating sa hook talaga, yung catchy na hook, isa yan sa mga strength ni Jyoti. Yung hook na catchy, yung sobrang bilis mo ma-pick up, at the same time, madali mong masasabayan. Yan, isa yan sa strength ni Jyoti. Ah. Tuloy na natin. Nung bata pa siya, Uto-Uto na. Nung umidat, Uto-Uto pala talaga. Ikaw yata ang pala invento at puro ligaw na bara. Asintado daw siya, pero dalawang bala ang kanyang pinakawalan. Mas asintado ako kasi isang bala kulang. Apat agad ang tinamaan. Ayaw daw namin. Isa yan sa mga ano, no? Pansinin muna natin yung beat. Yung beat na ginamit niya, ay kung nagme-melo siya, yung parang alam mo nga arangkada eh, alam mo bumibuelo eh. No, isa yun sa mga gustong-gusto namin mga rapper na yung pag may mga part na gusto kaming i-emphasize, gusto namin na maganda yung buelo ng kanta, bumibuelo yung beat. Ayun, gaya niyan. Gaya na sinabi ko, si Jyoti rin mismo yung gumagawa ng beat niya, kaya alam niya kung kailan papaluin, kailan hindi. Tapos yun, sa mga linya na sinabi niya ay yung issue to ng na dati may nag-utos daw sa kanya, 'di ba? Na narinig na natin 'yon, may nag-utos sa kanya bakit siya tumira. So natapos na yung issue na 'yon. Ngayon naman, paglaki niya daw, utu-uto rin talaga. Wala, binalik rin niya, binabalik ni Jyoti yung sabi ni Smaglas na noon dati ay parang alam kong kupa lang salbakuta, ganun. Yun yung linya na 'yon. Para ibinalik niya sa ibang style naman, ginamit niya ibang pagkaka-construct naman, no? Na ibalik sa kanya. Sabi ko sa inyo, yan ang agandahan. Pag nasusubaybayan natin yung pagkakasunod-sunod this back nito, sagot dito, kasi mas naiintindihan natin. So, nalilinaw yung issue. Nagsasagutan yung issue, di ba? Nagsasagot ng isa, may issue bago. Pero ngayon, parami na ng parami issue. Pero dito, sa kantang Uto-Uto ay sinasagot pa lang ni Jyoti yung mga issue. At the same time, binabaliktad niya yung sitwasyon, no? Sabi ni Smaglas, sinabi ni Smaglas sa isang truck niya, ganyan talaga pag isintado, walang damay na iba. Sinagot na naman ni Jyoti yun, ang sabi niya, eh bakit dalawa yung pinakawalang mong bala? Diba? Sagot yun sa 1 and 2, diba? Parang 1 and 2, dalawa nga naman. Ako ang mas asintado kaysa sa'yo. Kasi isa lang pinakawalan ko, apat ang tinamaan. Kasi
is pertaining dun sa Sige Kahol. So, apat sila sumagot doon, no? From underdog to Sige Kahol. So, yun yung pinaka-meaning ng sinabi ni Jyoti dito. Tuloy na natin. Namin makipag-unite, tanga ka ang corny mo. Kung ayaw namin, bakit tinanggap namin sorry mo? At sa mga baguhang sumali sa larong ito, kusang loob sila para sa mga dugalo. Ayan. Sinasagot din dito yung issue na ang dami na ikisawsaw sa Donggalo na sumasali. At nilinaw din dito ni Jyoti na yung mga bagong sumasali doon sa issue sa Donggalo ay kusang loob yun, no? Tapos yung issue hindi kayo naiki-unite, no? Kung hindi kami naiki-unite, bakit tinanggap namin sorry mo? Yun yung malinaw na sinasabi ni Jyoti. Yun, napapansin ko lang, ha? Nasa kalagitnaan pa lang tayo ng track. Yung argumento na ibinabato ni... Actually, napag-aralan ko to nung college. Eh. Yung sa argument, sa debate, yung mga fallacy. Yung argumentong ibinabato ni Jyoti is valid. Puro valid. Kasi punto per punto, tas malinaw na ibinabalik niya. Kung totoo man to, hindi natin alam lahat kasi. Hindi natin alam yung totoong pangyayari. Pero kung pakikinggan mo lamang, ayon dun sa kanta, na yung mga salita na nire-rebattle niya ay valid, no? Yung statement ay sound and valid. Yun, yun yung eksaktong salita kung logic ang pag-uusapan. So, okay? XB lang ang target, bigla kayong sumabit. Di kayo binabanggit, pero piling dawit. Hinuhugot daw si Sixth Threat. Wow, mali sa source, ha? Siguro source nito yung may hawak ng laptop niya. Diba? XB lang ang target. Hindi kay dawit, no? Yun yung ano niya eh. Yung pa rin ang pinupunto hanggang ngayon ni Jyoti. Yung XB lang. Konting informasyon. Dahil nagre-review ko ng magkabila na ako'y nagtanong-tanong sa mga tropa natin sa magkabilang panig. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Saan ba yan nagsimula? Paano ba yan? So, yung sagot nila, parang ganun ha. Yung pagkakawin. Kaya yung ilaw ko parang kumikislap sa likod. Gumaganong ganun, may ilaw kasi ako dito. Kaya lang, ayun. Nagsimula dun sa video ni Escasta na tap na. Tapos, di ba, marami rin naman nagalit. Marami rin naman. Maraming rapper na naglabas ng video, naglabas ng mga komento nila ron ukol dun sa sinabi ni Escasta. And then, nag-sorry naman, no? So, nag-sorry naman. Kaya lang, pagka-sorry, parang naglabas pa yata ng isang video na fuck you Salbakuta. Yun pala yung tinatanong ko nakaraan, sino yung nag-fucky-fucky? Yun pala sa live, no? Yun, doon na nagsimula. Hanggang, eto na. Eto na yung nangyari. Yun yung pagkakakwento sa akin, ha? Kasi wala talaga akong idea. Dati hindi naman, before lockdown, hindi naman ako pala online, eh. Busy ako, hindi naman pala online. Nung lockdown lang, kasi wala na akong magawa. Tuloy na natin. Daming minis yung artist, simpatsyahin na harvest. Galawang human garbage, fuck you ain't the hardest. Ano bang forte, pinagyayabang mo, speed lang na meron ka. Puro ka arte, dekorasyon, laman, meron ba? Mabilis ka lang, pero hindi ka magaling. Makulit ka lang, pero tangina walang dating. Ilabas mo ang mga taong bumubuyo sa'yo. Nang malaman namin kung sino umuuto sa'yo. Pinansin na ni Jyoti yung rap skills ni Smuglas na mabilis ka lang, wala naman dating, hindi ka naman magaling, na parang dinada mo lang sa bilis, parang ganun. Human garbage, ang daming blah blah, daming binabanggit na artist. Yung buong linya naman, ano, pinansin niya lang talaga yung galawan at the same time yung rap skills nga ni Smuglas na hindi mabilis lang, hindi naman magaling. Yun. Oh, nung bata ka pa ikaw ay uto-uto. Tumatanda kang ikaw ay uto-uto. Habang tumatagal ikay uto-uto. Kanyang ka na habang buhay uto-uto. Puro kayo. Yung ano, no? Yung pina, yung picture doon sa video, hindi kasi gumagalo. Puppet, no? Sa puppet. Tapos nakalagay doon yung letters na uto-uto. Galing, no? Yama nga naman, no? May relevance, no? Relevant siya na pag-uto-uto, puppet, no, ginagalaw. Tapos yun, once again, yung hook, catchy. Tuloy na natin. Ang buhay, uto-uto, puro ka.
kayo buhat bangko, doon kayo walang kupas. Ang tira mo para bang mukha ni Bonjing, ang dami butas. Aminin mo man o hindi, sa sige iyak to na lakasan ka. Kaya di uubra ang isang tira, kaya ginawa mo siyang dalawa. Nalakasan ka sa sige iyak, kaya tira, hindi uubrang isa, kaya ginawa mo dalawa. Parang ganon. Pinanggit niya rin yung puro kay pagbubuhat ng bangko, diyan kayo walang kupas. Alam naman natin meaning ng pagbubuhat ng bangko ay pagyayabang, no? Pagyayabang. Isa itong uri ng idioma. Parang nagtitengang kawali, nagbibingi-bingihan, ibig sabihin ng yun. Idioma, ang ibig sabihin. Idiomatic expression. Isa itong uri ng ano. Idiomatic expression. Ang part 1, nagsige iyak, dapat nasa part 2 ko. Eh, ang bit ng underdog, yun din ba ang part 2 mo? Okay lang makisilong sa fanbase ni AE, kesa naman tagahimod ng itlog ng XB. Mahirap. Story salita na yun. Okay lang makisilong sa fanbase ni AE, kesa naman tagahimod ng puwet ng XB. Puwet ba o ano? Balik natin. Kesa naman tagahimod ng itlog ng XB. Example nga ng sinasabi ko nung mga nakaraang ko review, na pwede naman talaga, lalo pag distract, no? Rektahan na, irerekta mo, huwag mo nalagyan ng palabok na, oo, pwede ka mag-multi, pero yung mga wordplay pa, hindi na. From time to time siguro, minsanan sa buong, sa isang buong verse, isa o dalawa, pwede na yun. Pero yung pupuruhin mo, hindi na ma-effective eh. Rekta, mas malakas, mas masakit, di ba? Para ka sinasampal ng nanay mo, di ba? Parang ganun. Yung pinapahiya ka na totoong-totoo, yun, ganun. Mahirap gisingin at tutulog-tulugan. Sila ang dinidis pero kayo ang nasultutan. Tapos sasabihin yung sila'y pinagsabihan kung nagsorry. Kanino nagsorry sa inyo lang? Parang ganto, kunwari ikay nakasagasa, nagsorry ka sa witness at hindi sa nabangga. Anong klase pag-iisip yan? Isip ba ang tawag dyan? Alam natin lahat, wala kayong pinaglalaban. Yan, no? Bumalik ulit doon sa issue nung pagsusorry ng XB o ni Iskasta. Kanino nagsorry? Sa inyo lang. Parang binigyan niya pa ng halimbawa, no? Na para ka naabangga, tas nagsorry ka sa witness. Pero hindi dun sa nabangga mo mismo, no? Oo nga, no? Ang laki ng, napakalaking point, no? Yung pinupunto ni Jyoti, no? Huloy na natin. Nanguungkat ang issue kesyo dati ganito. Uto-uto, alam na namin kung ano galawan mo. Wala ng body bag sa kalye ka iiwan. Nakasabit sa leeg, rapper na huwag tularan. Wala ng body bag, sakali kayo iiwan, nakasabi sa leg, rapper na magtularan. Ayun, ano na rin naman. Nung bata ka pa ikaw ay uto-uto, tumatanda kang ikaw ay uto-uto. Habang tumatagal ikay uto-uto, kanyang ka na habang buhay uto-uto. Nung bata ka pa ikaw ay uto-uto, tumatanda kang ikaw ay uto-uto. Habang tumatagal ikay uto-uto, na habang buhay uto-uto. Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-status na kayong lahat. Promise, babasahin namin. Bitch, you know, nangasar pa sa uli, no? Na, oh, paano mag-status na kayong lahat? Promise, babasahin namin. Oh, nga naman. Yung ibang mga rapper, no, puro status lang. Kaya sinasabi nila na i-distract namin, sagot nyo, status lang, hindi nyo may ano. Kasi nga, malakas o mahaba ang PC ni Jyoti sa ganito. Na-witness na natin yan way back, no? Parang, ayun, so far, tapos na yung kanta. At maraming salamat sa pagsama sa akin. Sana ay meron kayong naintindihan. Hanggang sa muli nating pagkikita. At yung susunod na sasagot dito ay i-review natin, dudugtong, pipilit natin idugtong. Ang pinakabuod talaga nitong kantang Uto-Uto ay pinatungkol lang kay Smuglas, no? Sa sagot sa mga isyung inilatag ni Smuglas doon sa kantang Underdog. So, ayun. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsama sa akin sa pakikinig, manonood.
sa The Real South Pride Production. Muli, ako si Target. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Salamat po.